Hello po mga kabrothers, good morning po sa inyo lahat dyan. Isa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. At naway pagpalain tayo ng ating po may kapal. At welcome na naman po kayo dito sa ating munting channels, Kabrothers Mix Vlog. Bali ngayong araw po mga kabrothers, ay i-update ko lang po kayo dito sa ating mga inahin na naiwalay po natin mga kabrothers. At good news po mga kabrothers, dahil mga buntis na po dito simula po nang maiwalay po natin sa kanilang mga biik, ay halos isang linggo lang po yung ating mga ating inintay at nagpakasta na po sila mga kabrothers. At meron na po tayong apat na inahin na nakastahan itong ating barako. At yan po yung ating ipinagpapasalamat dahil nakastahan na po ulit itong ating mga inahin. At yun nga lang po mga kabrothers, dahil may challenge po tayo na nararanasan sa ngayon dahil wala pong namimili na mga biik. Kaya kaya nahihirapan po tayo na maibenta ngayon itong ating mga alagang mga biik dahil wala po masyadong namimili. At yan po yung ating challenge na sinasabi ko, na kung paano po natin sila maibibenta or maire-release sa panahon pong ito. At yun po yun naman ang ating ipinagdadasal, na sana nga po ay magkaroon po tayo ng buyer para sa ating mga biig, para masambot naman po natin yung ating mga nagastos sa pagpapakain sa loob po ng halos sa 115 days plus po yung pag-aalaga po natin ng halos 30 days bago po natin na maiwalay. Kaya halos 4 months po yung ating naka-budget po, o mahigit sa 4 na buwan ang naka-budget po sa ating inahin sa pagpapakain, at plus po yung ating gasto sa pagpapalaki naman ng ating mga biik. At napakalaki po ng ating nagiging puhunan sa pag-aalaga po ng biik. Kaya yan po yung ating challenge sa ngayon, dahil wala pong namimili. At gumagawa po tayo ng paraan para maibenta at maghanap ng buyer nitong ating mga inaalagaang mga biik. At sana nga po ay magkaroon po at makakita po tayo ng mga buyer. Bali ito nga po pala mga kabrothers, yung ating isa pang inahin na nakastahan na mga kabrothers. At napakaganda pong inahin ito dahil marami po siyang magbigay ng mga anak. Nung nakaraang pag-anak po nito ay halos sa 14 piraso po yung naging biik niya. At nung nakaraan naman din ay 11 at 10. At hindi po bumababa sa 10 piraso po yung nagiging anak niya. Kaya masasabi ko po na magandang inahin po itong ating inahin ito. At kung nakikita naman po ninyo mga kabrothers, na napakahaba po ng kanyang katawan, at matangkad po itong ating inahin nito. Yun nga lang po mga kabrothers, merong lang kapayatan dahil nga po sa nagkaroon nga po siya ng anak. At kawawalay lang po mga kabrothers. Yan po, napakaganda po nito dahil bagsak po yung kanyang tenga. Yan o, napakaganda po niyan. At ito naman po mga kabrothers, yung ating isang dumalaga na first time po din po niyang mga anak. At bali 10 po yung naging anak nito, at 9 po yung buhay sa ngayon. At naiwalay na rin po natin, at kasalukuyan pong nakastahan na rin po ito mga kabrothers. At ito naman po mga kabrothers, yung ating barako. At dito po sa ating barako ito ay halos sa karamihan po ng ating mga inahin ay siya po yung ating pinakasta dito sa ating mga inahin ito. At dyan po natin masusubukan at malalaman natin kung marami ba siya mag-anak or maganda pa siyang mag-anak dito po sa ating mga inahin. Yan po, masusubukan po natin ito. Bali, ang lahi nito mga kabrothers ay large white. Bali, binili po natin sa Lubang, Occidental Mindoro ito, dahil gusto po nating makalahi ng maganda-ganda, dahil yung ating isang pirasong nabili sa Lubang ay medyo maliit po yung pagkababoy. At hindi po natin na
nagustuhan, kaya naisipan po natin na maghanap na lang, na maghanap po talaga noong mga nagbibinta at nag-aalaga po talaga ng malalaking lahi. At ito nga po, nakachamba po tayo dahil nakabili po tayo ng magkapatid na large white po yung kanyang lahi. At ito po yung ating halos una po nating inahin na matanda. At ito po medyo native lang po ito, mga kabrothers. Pero napakaganda po nito nga magbigay ng mga anak. Yun nga lang po, medyo kunti nga lang po siyang mag-anak. Bali halos 6 na piraso po hanggang sa 8 piraso po hanggang 10 po ang nagiging anak nito, mga kabrothers. Bali hindi siya tumataas ng 10 piraso. Kaya medyo medyo lugi tayo, pero hindi po natin na maalis dahil na maganda pong mag-anak siya at makapalim po yung mga anak nito, mga kabrothers. Kaya hindi po natin maalis kahit medyo matanda na po siya. At ilang beses na rin po ito nanganganak, mga kabrothers. At kung nakikita naman po ninyo na mahaba rin po yung kanyang pangangatawan. At kahit native po siya ay malaki naman pong inahin. Yan po. Bali, dito lang po natin inilagay sa ating bakuran itong ating mga inahin. Bali, tinali lang po natin dyan para kahit paano po ay nakaka gala-gala po sila sa ating ating bakuran. Yan po. Nakikita naman po ninyo na mas gusto po nila yung ganyang pong na nakakahiga-higa po sila sa lupa at nakakalakad-lakad po sila, mga kabrothers. At ito naman po, mga kabrothers, yung ating kapatid sa ating barako. Bali, nakastahan na rin po ito, mga kabrothers. Bali, first time pa lang po niya na magbubuntis at halos 8 months din po yung ating inintay bago po natin mapakastahan itong ating dumalaga. Yan po yung ating pagkukunan ng mga pamalit dito sa ating mga inahin dahil medyo matatanda na rin po at ilang beses na rin po silang nag-anak. Kaya isa-isahin po natin na mag-alaga po ng panibago na pwedeng ipalit dito sa ating mga inahin dahil medyo matatanda na po sila. Kaya maya-maya po ay pwedeng-pwede na rin po natin ikal yung ating mga inahin na talagang medyo pangit na pong mag-anak at ipapalit po natin dito sa large white na lahi. Para po, mga kabrothers, yung ating mga inaalagaan ay mga large white na lang po para kahit po paano po ay isang lahi na lang po yung ating inaalagaan dito at makakapili po ng mas maganda itong ating mga customer na maaaring bumili nitong ating mga inaalaga ang mga biig. Yan po yung ating inaalaga ang mga inahin at inaalaga ang ating baboy, mga kabrothers. At dito naman po sa kabilang kulungan ay dito naman po, mga kabrothers, yung ating huling inahin na nanganak. At sa susunod na linggo po ay iwawalay na po natin itong kanilang mga anak. At nagkaroon po tayo ng ilang mortality dito sa kanyang naging anak, mga kabrothers. At yan po yung ating update po dito sa ating mga alagang mga biig at sa ating mga alagang mga inahin. Bali, hanggang dito na lang po muna itong video ito at maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at nag-subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ko pa lamang po dito sa ating Monty channel, please paki-subscribe na lang po at huwag niyo pong kalimutang i-hit na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.